guys, it's your Auntie Girl Lisa. For today's video, ay may makakasama ako. Lilitaw siya in 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys! Ito na guys, kakain kami ng vegetarian. Magmumukbang kami. Kami ay magkakaroon na tungkol kay sa video ni Boknoy Glamour. Yeah. Alam mo ba si Boknoy? Napakasarbahe niya. Minamaliit niya yung mga tao. Forget ba kumikita na siya? Hindi dapat ganun guys. Huwag niyong mahalin ng pera. Okay guys? Kasi once na minahal niyo ng pera, ay anong trabaho? Ngayon, medyo angat kayo. At pag umangat kayo, tapos nagmaliit kayo ng kapwa ninyo, hindi tatagal sa inyo ng pera. Babagsak kayo. Tama. Okay? So, mga hindi pa nakakaalam, papakita ko sa screen yung video ni Boknoy Glamour. At ngayon, ay papanoorin namin siya. Saka kami bibigay na ang comments. A little longer than a few minutes later. So, ayun, hanapin natin yung video ni Boknoy Glamour. Tapos, so, doon sa mga nangangarap dyan, katulad ko, huwag kayo tumigil mangarap. Kasi, kung hindi kayo mangarap na mangarap, hindi matutupad yung mga pangarap nyo hanggang hindi nyo binubuo sa utak nyo kung paano itutupayin yung pangarap ninyo. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi kayo matalino, kung hindi, ako eh, inaamin ko, hindi naman ako matalino, pero ang gusto talaga sabihin sa inyo is, huwag na huwag kayo sumukong mangarap, huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo, kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayo mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko! Hello! Ayan kuya, sikat ka na! Ayun ang magsabi mo dun sa sinabi niya na ano? Wala kang mararating sa buhay. Tama na may sinabi niya. Kung hindi ka na susumikap. Wala kang mararating. Wala kang mararating. Ang mali lang kasi doon. Binigyan niya example is yung nagtatricycle driver. Mali na mali. Kasi kahit mababa lang yung pinag-aralan mo o nung trabaho mo, kailangan as long na nagahanap buhay, hindi mo kailangan at marangal, hindi mo kailangan maliit. Kasi sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Okay, guys? Tama. Tsaka hindi mo alam yung tricycle driver na yun pala eh. May napagtapos ng doktor, may napagtapos ng engineer or teacher dyan. Pero gusto niya lang na nakakatulong siya sa mga anak niya. Kaya nagtatricycle driver pa rin siya. Malay mo naman, ganun talaga yung buhay. Hindi natin kasi alam yun. Though hindi ko personally kilala si Boknoy Glamour, pero tungkol doon sa sinabi niya, hindi ko nagustuhan talaga yun. Kahit ako hindi ko nagustuhan, minaliit niya yung tricycle driver. Hindi mo alam kung sino pa yung mababa yung pinagkakakitaan o nung estado sa buhay. Siya pa yung nakakapagtapos ng doktor, engineer, ganun. Kung sino pa nung mataas yung kung ama pera, sabihin na natin kung sino pa, mga negosyante, ganyan. Tingnan mo ng mga anak nila, drug pusher, mga ganyan guys. Mga walang nararating sa buhay, nakakapag-asawa ng maaga, nagiging addict, ganyan. Diba? Ulit ko lang ang nararating sa buhay, hindi ka dapat mamaliit ng iba. Yeah. Kaya kahit na may narating ka na, hindi ka dapat mamaliit ng iba. Kasi walang permanente sa mundo. Lahat yan nagbabago. Malay mo ngayon, nasa taas ka. Tapos bukas, nasa baba ka na. Huwag masyadong mataas ang lipad kasi pag bumagsak ka, nagapak pa talaga. Dapat matuto tayo sa gano'n. Huwag dating gagayahin yung mga tao na masyadong mapagmataas. Maliit, guys. Pero yung bas na binabas natin yung bata, pagsabihan natin ng maayos, sabihin natin kung ano yung mali niya. Sabihin natin kung ano yung mas dapat niyang gawin. Buti nga siya, may na-achieve na siya, nakakasahod na siya sa YouTube, mga ganun. Pero kahit pa, hindi ka dapat namamaliit ng iba. Yun lang gusto ko sabihin sa kanya. Dapat isipin niya muna yung mga sasabihin niya bago niya bigkasin.
kasi hindi niya alam baka may nasasaktan siyang iba. O kahit na sino man sa atin, lahat tayo. Sabi na nila, binababa, itinataas na. Diyos. At ang nagmamataas, ay ibinababa naman. At walang permanente sa mundo. Ha? Tandaan niyo yun. Walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Maliban lang sa araw, nasisikat sa umaga, at lulubog sa daping hapon. Kaya guys, kahit anong dami ng pera, huwag niyo sasampahin. Okay? Kaya hindi si Manny Pacquiao. Kahit anong taas mo nang narating niya, ay tumutulong pa rin siya sa iba. Imbes na namamali tayo ng mga nangitira, ba't hindi na lang natin sila bigyan tulungan? Tulungan. Dapat tulungan. Oo. Guys, huwag niyong sambahin ng pera. Example, ngayon, angat na angat kayo. So, imbes na huwag niyong, ang ibig ko sabihin, marami kayong pera ngayon. So ngayon, itulong ninyo yun sa kapwa ninyo. Huwag nyong mahalin. Hindi nyo lahat ibubul sa... I-share nyo naman sa iba. Hindi nyo madadala yun sa... Pagkayo. Ngayon, for example, may COVID, tinamaan ka na dead ball ka. Ang dami mong pera, hindi mo madadala yun. Hindi mo pa madadala, nagkasala ka pa sa Diyos. Okay? Ayun na nga, di ba? Kaya kayo guys, huwag kayong nag-iisip ng... Mas mataas ako. Yeah. Huwag nyo iisipin nyo. Lahat tayo guys, pantay-pantay. Tandaan nyo yan. Kape. Sa tanghali tapat. Yeah. Virgin ako. At Targa naman siya. Virgin Targa. Virgin Targa. Virgin Targa. Okay guys. Angels. Yeah. A few minutes later. So yun guys, sana po ay may natutunan kayo sa mga sinabi namin. Ano masasabi mo? Last message kay Boknoy. Hello Boknoy. Lahat naman tayo nagkakamali. Kung nasaan ka ngayon, huwag kang mag-apak ng tao. Masama yung ginagawa mo, okay? Yeah, ako naman masasabi ko sa kanya. Pahalaga mo kung ano yung meron ka ngayon. Pahalaga mo kung ano yung meron ka ngayon na hindi nakaapak ng iba o nakaapak ng iba. Para tumagal yung blessings na mga natatanggap mo. Para dumami pa na dumami. And maging channel of blessings ka rin para sa iba. Mga may hirap dyan na mga kailangan ng tulong. Thank you! Lagi kayo manood sa vlog namin para tayo magkasundo. Please don't forget to subscribe and click the tiny bell para updated kayo sa aming mga videos. No hate, just love! Bye! Thank you for watching!